Okay guys, nakapag-top up na tayo. Nakapag-add na tayo ng isang lapad. So, kapag nag-add ka ng isang lapad sa PayPay account mo, para siyang GCash. So, may additional ako. Ay, hindi siya additional. May existing 178 points na ako. So, equivalent to 178 yen. So, this is also one way to para mag-add ka ng points every time you pay, 'di ba? At least meron kang points which is equivalent to money. Yung nga lang, hindi naman siya kalakihan, pero at least kapag in the long run mag-a-add siya na mag-a-add, 'di ba? Sayang naman kasi naman while you are spending money, you're earning points at the same time, it's equivalent to yen sa pera. So I tried to connect my bank account to my PayPay application to my PayPay account. Kaya lang kasi the problem is I'm using my maiden name since I'm single. Ever since I didn't use my ex's name, so there's also a problem then whenever I fly home or to anywhere kasi iba yung pangalan ng anak ko, Japanese name, then me I'm using my maiden name, my Filipino name. So I also always need to bring something, document or some kind of document na magpapatunay na hindi ko kinidnap yung bato or anak ko siya. So it will be a new topic. So iba na 'yon. So ang topic natin ngayon is one of the cheapest way or another way na mag-save ka naman grocery naman. So like before, what I did was for one of the cheapest restaurant or where to eat. So, para lang siyang canteen or ano ba equivalent niya? Basta, family restaurant siya, pero very affordable, which is Shokudo. Means dining hall or dining whatever. Basta, mura doon. Of course naman, kung isa ding cheapest way to save while in Japan or hindi ka masyado gagastos is yung meron silang parang vending machine, yung pipili ka lang doon ng kakainin mo. Usually kasi mga ano lang yun siya, yung mga tonkotsu, yung sa bowl may rice, then on top may egg, may chicken, may beef, yung mga gano'n, kaya mga ramen. Kaya lang kasi, diba, pag bata, syempre yung medyo healthy naman, which is I recommend yung mga Shokudo, yung parang canteen equivalent sa atin. Hindi siya high-end restaurant, pero Japanese style siya. Yun nga lang kasi yung pagkain is, you know, paulit-ulit. Syempre kung everyday ka naman kakain dun, diba, nakakasawa. Pero kung sometimes lang naman, okay lang naman yun. But ayan, so as a resident here in Japan, so I'm almost 14 years na by next year. So ito yung mga natutunan ko. I mean, hindi naman ako money guru or whatever. Ito lang yung napapansin ko. Sa Japan kasi marami ka mga point card. Madami ako actually point card nun. So papakita ko sa inyo. So ito sa Aeon. So every time I go to Max Value or Aeon, I use this to earn points. Then, I have this sa Direx. So, sa Direx kasi para siyang pharmacy, mix ng mini grocery. So, usually dito ko binibili yung aking mga pang online selling sa eBay. Tapos yan, sagu-sagu. Same with Direx. Yan, marami. Dry clean. At kung ano pa, pharmacy. So, malulunod ka dito sa Japan sa mga point cards nila. So, sa Japan kasi, while you spend, you earn points. You earn, you know, may return naman, di ba? So, let's go to Maruai, which is I can use PayPay to pay my groceries. So, medyo nag-iingat ako mag-video kasi, di ba? Ayoko naman masyadong obvious na nag-video ako. Tsaka, very private mga Japanese. Ayun nila yung nasasama sa picture or video. Tapos, syempre, tapos dito na rin ako nakatira. Ayoko naman maisip nila na parang weirdo ko, diba? So, mga
clips-clips lang yung makukuha ko. Kaya hindi ko masyadong, as in talaga ma-video. Wala din naman akong parang may ganun-ganun. So, kung ano lang yung masyashare ko, diba? Tapos kung, if you have questions, tanong kayo, diba? Hindi naman ako expert, but I want to share what I've learned while living here in Japan. So, hindi naman tayo guru. I still have a lot of things to learn. But syempre, I want to help some Filipinos here na bago pa lang sa Japan na maybe they have access to it or we have the same like store na pinupuntahan, di ba? It's one of the points naman, advice para makatulong naman kahit papano, di ba? Sa kapwa Pilipino.